Unang punto, kung matalo ang Chief Justice dito, di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil kinundina nila dahil corrupt yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Eh kung hatulan natin may sala yan, di, ibig lang sa, dahil crooked siya, di ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa akin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapanggap-panggapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon. Magdeklara ka kung magkano'ng pera mo sa bangko. Hindi ba gina-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag Enero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtestigo. Yan. Ba't hindi natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot. O pangalawa, na ginagawa nila na loophole sa SALN. Lahat ng pag-aari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-aari, lalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala nga naman silang pag-aari. Dahil lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak, dahil sa batas ay inspeksyon na yung pati iyan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is the problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Bawat isa ba sa inyo, walang sala tungkol sa SALN? Bigyan niyo ako ng isa pang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives, tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Order, please. Ang daming loopholes ng SALN na yan, ba't hindi kayong umimik noon? Ba't ngayon, bigla na lang kayong so exercised about a loophole? Well, if that is the case, then let us all just put our assets in dollars and know the purpose of the SALN will be perverted or corrupted. That is true. But what about all the other loopholes? Bakit ngayon lang kayo nagalit tungkol sa loophole na yan? Bakit doon pa? Dahil yung iba sa atin, dinagamit yung mismong loopholes na yon. Hindi lang sila ma-impeach.